we are pleased to have Miss Celine Flores to deliver the opening remarks. This webinar is all about uncovering the works of Juan Luna and Fernando Amorsolo, both of whom are notable artists of the city. Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. Loud and clear. Okay, so thank you very much. So, pleasant morning to everyone, and I would like to thank the group of Arvin for the invitation. Actually, this is the only group that I accepted yung invitation to be a part of the their webinar kasi to be honest, I really have a very tight schedule for this day as I have also other classes for in the afternoon and also other engagements in the evening. So medyo tight ang ating schedule. But nevertheless, let's make the time allotted sa atin to be fruitful, and hopefully we will be able to learn a lot of things and discover new learnings dito sa atin pong short presentation. So I was asked to have a presentation about the works of Juan Luna and Fernando Amorsolo. So when we talk about the readings in Philippine history as a subject, let us always remember that it does not only focuses on the what we call as the primary sources na nasa documents, nasa mga iba't ibang mga primary writings or other sources na makikita natin usually, but also pwede nating makita ang primary sources through the works of art and through the different paintings na meron nung panahon na yon. So the question is, bakit ba natin kailangan din pag-aralan ang mga paintings na to? Bakit ba natin din kailangan na tignan, in particular, yung gawa ni Juan Luna and Fernando Amorsolo? Basically, pagka kasi ikaw ay interested sa arts, interested ka rin sa, to be specific, sa mga painting, isa sa mga tinitignan natin dyan is ano ba yung kanilang pinanggagalingan, ano ba yung context ng kanilang painting, what is the meaning of their painting. And if you are on the artistic side talaga, kung kayo talaga ay mahilig sa pagpipinta, most definitely, ang titignan nyo rin dyan, ano ba yung mga prevailing styles ng panahon na yan sa pagpipinting. Ano ba yung mga approaches, ano ba yung mga usual na subjects na ginagamit ng mga painters at that time. So it could be a source of it could be considered as a primary source because of course it will give us an idea so sa kung ano ang meron sa kanila nung panahon na yan at kung ano yung mga iba't ibang meaning ng kanilang mga painting. So maybe we can proceed with the next slide po. Okay, so for our topic outline, we will talk about two artists, si Juan Luna and si Fernando Amorsolo. So we will also talk about their works and we will also try to give meaning sa kanila pong nagawa. So let's move on po. Next slide po, please. Ayan, so let us first talk about Juan Luna. Ayan. Ang full name po ni Juan Luna ay Juan Luna de San Pedro y Novicio Anceta. So, he came from Ilocos Norte and is also considered as an ilustrado. When we talk about the ilustrados, siguro ang pinakamadaling paraan to explain kung ano ba ang isang ilustrado, sila yung mga nakapag-aral sa ibang bansa. Sila yung mga may kaya na pumunta sa Europa. So, sila rin yung mga Pilipino na medyo nakakaangat sa lipunan sa bansa natin at mayroong mga connection sa Europa. At of course, as we all know, si Juan Luna, isa siya sa pinaka
parang kilala na member ng propaganda movement ng Pilipinas noon sa Europa. So, nung kapanahon nila, of course, he is associated with Jose Rizal, with Felix Hidalgo, and with other people that are members of the propaganda movement. And kapag pinag-uusapan natin ang Philippine arts, specifically sa painting, syempre, ang unang-una natin naiisip ay si Juan Luna. Diba? He suffered a heart attack and died on December 7, 1899. If you're interested na makita kung saan ba nakalibing si Juan Luna, you can go sa San Agustin Church, dun sa museum. It's a museum yun na may crypt sa ilalim. Nakikita nyo dun nakalibing yung mga mayaman na mga Filipinos. So, sige, let us move on to the next slide po. Ayan. He got married in 1886 to Maria de la Paz Pardo Tavera. A tragic marriage indeed. And meron silang anak si Andres. Nag-iitong isa sa mga kilala na mga architects in the pre-war period. And karoon din siya ng anak na pinangalanan niyang Maria. Maka-generic, diba? Andres and Maria. Okay, sige. Alright, education background. Nakatapos po si Juan Luna ng Kolehiyo sa Ateneo de Municipal, Ateneo Municipal de Manila, where he obtained his Bachelor of Arts degree. He was also enrolled at Escuela Nautica de Manila, or now Philippine Merchant Marine Academy, at naging isang sailor. And then also, isa siyang artist na nag-aral sa Madrid for the Academy of Fine Arts. So, kung titignan ninyo, yung mga naging degree ni Juan Luna, actually, wala namang kinalaman doon sa pagpipainting niya, but when his time came, alam na niya eh. Ever since, alam na ni Juan Luna na ang gusto niya talaga ay maging isang kilalang painter. So, nag-decide siya pumunta sa Europa at nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral at mapagbuti pa yung kanyang kakayanan sa pagpipinta. Okay, so let's move on po sa susunod po nating slide. Ayan. So let us now talk about some works of Juan Luna. So dito, papasok tayo sa sinasabi natin na yung context, yung styles, at yung iba't iba pang mga ginagawa ng isang painter na mapagpapaintindi sa atin kung ano ba yung kalagayan nila nung panahon. And that's why we can consider the paintings of Juan Luna as part of our primary sources pagdating sa ating history. Okay, so let us move to the first painting na i-share natin. Okay, so ito po ay Death of Cleopatra. Ayan. As we all know, ang painting na to was made in 1881, depicting the death of Cleopatra. So, of course, si Cleopatra ay isang historical figure sa history ng Egypt. At ito, pinakikita dito yung kamatayan ni Cleopatra. Kung titignan ninyo yung painting, this is actually a funerary painting. Bakit natin nasabi na funerary painting? Kasi kung titignan ninyo sa left side ng painting, nandoon yung Sphinx, at yung makikita nyo sa taas, yung may mga legs, dalawang pares ng legs dyan, yan ay Statue of Anubis. So, connected sa underworld. And then, to give us an idea kung ano ba itong, kung sino ba itong dalawa na to, ito yung parang mga maids ni Cleopatra. Sa painting na to, upon learning the death of Cleopatra, itong dalawang assistant niya or yung maid niya namatay din. Parang ganun ang depiction niya dito. So, ayun po. Let us move on to the next painting of Luna. So, ito po, no? Ang Spoliarium po yung... Kamali yata sila spelling, but nevertheless,
Ang spolyarium po ay ang pinaka-famoso or pinaka-masasabi natin na magnus opus masterpiece ni Juan Luna. So, kung titingnan po natin, ano po ba ang style ng pagpipinta po ni Juan Luna? So, ang gamit po rito na, na style po ni Juan Luna is kung ano po yung sikat po sa Europe noon. So, more most likely, so yung mga Renaissance style of painting. At ito po, kitang-kita po rito sa kanyang pagpipinta. Kaya, pag nakita niyo yung painting ng spolyarium, which is sa kasalukuyan, nasa National Museum of Fine Arts, nakita niyo po doon na if you would compare it sa mga European paintings during his time, makikita nyo na halos magkaparehas. But of course, may sariling style si Juan Luna. For example, kung titignan ninyo, pagkasi sa painting, isa sa mga pwede nyo pag-aralan dyan is yung lighting. Yung background lighting, yung mga ganyan. So makikita nyo, gumagamit si Juan Luna ng darker na lighting sa kanyang background. At mas maliwanag na depictions ng mga tao sa foreground. And then, meron siyang paggamit ng extensive na shadow figures. So, makikita nyo rito sa painting niya, may mga shadows. Yan, mga ganyan. And then, kung tatanungin natin, ano po ba yung meaning ng spolyarium? If you will look over sa meaning po ng spolyarium, ito po ay mababalikan po natin dun sa time po ng Roman Empire. So, ang Roman Empire po, they are holding gladiator matches back at the time. So, yung mga natatalo po at mga namamatay na mga competitors sa Coliseum, inihila po nila papunta sa tinatawag nilang spolyarium kung saan po sila pinapabayaan po na mamatay. So, yun po yung ano, yun po yung meaning po nung spolyarium. But of course, historically, ang meaning ng spolyarium for the Filipinos is of course depicting po ang ginagawa po ng Spanish colonial government sa Pilipinas na pagpapahirap sa atin. So, yun po yung propagandist meaning ng spolyarium. Pero ito, Juan Luna depicted this painting as somehow showing na yung mga fallen warriors sa gladiator marches ay pinadadala po dito sa spolyarium. So, kung di pa po kayo nakakapunta sa National Museum po natin, I would really suggest and I would really encourage you na bumisita po kayo doon and be in awe and be inspired by the spolyarium kasi napakalaking painting. Sa mga di ba po nakakapunta po sa National Museum po natin, magugulat kayo na napakalaki ng painting na to. At ito pong entry po na ito ni Juan Luna ay nanalo sa isang art competition sa Europe, besting other European artworks at that time. Okay, so let us move on to the next slide po. Ayan, Ensueños de Amor. Ayan, so ang Ensueños de Amor po ay isang painting ni Juan Luna na ang kanyang model daw ay ang kanyang asawa. So, ang ibig sabihin po yung Ensueños de Amor ay daydreams of love. Ayan. So, pininta daw niya yung kanyang asawa habang natutulog. Okay, so actually, yung marriage ni Juan Luna doon sa kanyang asawa, hindi naging maganda kasi if you will look doon sa history po ni Juan Luna, interestingly, naging seloso si Juan Luna doon sa asawa niya at unfortunately, dumating sila sa punto na nag-away at allegedly, nabaril ni Juan Luna yung kanyang asawa at pati yung kanyang mother-in-law. So, napatay ni Juan Luna yung kanyang asawa but curiously, he was acquitted sa trial dahil ang pinalabas nila doon, napatay ni Juan Luna yung kanyang asawa because of the crime of passion. So, yun, makalusot si Juan Luna. But that is another story po. So, ayan.
Let's move on to the next slide. So ito po. This one is the Parisian life. Pagka tinignan po natin tong painting na to, makikita nyo yung extensive views po ulit ng lighting and then yung background and then the foreground. Dito po sa Parisian life, pwede nating masabi rito na pinakikita nito yung painting po ni Juan Luna depicting yung buhay po ng mga tao sa Paris during that time. So, ito po, sa likod po, makikita nyo po, may tatlo pong kalalakihan dyan. To give you an idea, ang naging model po ni Juan Luna sa mga kalalakihan na nandito sa likod ay walang iba kundi si Jose Rizal, si Juan Luna himself, at si, I think it was another person, with parang Ariston Lim yata ang apelido nun. So, those were the models of Juan Luna. Kung titignan natin, si Juan Luna kasi, ang ginagawa niya, nagpipainting sila sa kanyang sa kanyang studio. So kapagka siya ay gumagawa ng painting, ang usual niyang kinukuhang model ay yung mga kaibigan niya para makatipid siya sa gasto sa pagkuha ng model. Of course, sila Jose Rizal, dahil magkaibigan naman sila ni Juan Luna, at hilig na hilig pumupunta ni Jose Rizal sa bahay nila Juan Luna. Tuwan-tuwa naman si Jose Rizal na pumupunta sa kanila dahil masaya siya na nagpa-participate sa as model ng mga paintings ni Juan Luna. So, ayan. Next slide po. Ayan, so ito naman, this is one of his paintings, Tampuhan. Ayan, so sa Tampuhan po, this is a painting depicting yung tampuhan ng magjowa. Ayan, so parang kayo lang yan ng inyo pong jowa pagka may tampuhan, hindi po nagkakaintindihan. So, it depicts the tampuhan issues with a couple habang nakaharap sa soteya yung kanyang yung lalaki, at nakasuot ng traditional Filipinian dress ang babae. So, by the way pala, marami pang paintings na ginawa si Juan Luna, pero ang nangyari, nung umalis si Juan Luna sa kanila, doon sa bahay ng mga Pardo de Tavera, sa asawa niya, lumipat si Juan Luna, bumalik siya ng Spain sa Madrid. Ang ginawa nung pamilya, nung kanyang asawa, dahil sa galit kay Juan Luna, sabi ay sinunog daw lahat ng mga paintings ni Juan Luna na nandun sa kanilang bahay. So, try to imagine yung value ng painting na nasunog nila nung panahon na yun. Kasi kung titignan ninyo po yung mga values po ng mga painting po ni Juan Luna ngayon, it ranges from 50 million pataas. Yun ang yung value niyan. Kaya isang mahalagang asset talaga for collectors and for different institutions na magkaroon ng mga paintings na kilala sa buong mundo. So, kapag ang isang painting kasi ay nilikha ng isang kilalang artist, definitely, pataas yung value nun. Okay? So, let's move on to the next slide po. Yan, teka lang. May nangangampan niya. Okay, so that message is brought to you by mayoral candidate Ega Irise. Sorry for the interruption. So, yan. Next natin na pag-aaralan is si Fernando Amorsolo. Sige po. Yan. Fernando Amorsolo is one of the premier artists po natin after the siguro pwedeng masabi natin after Juan Luna and Felix Hidalgo, pwede nating ilagay sa pangatlo si Fernando Amorsolo. So, pangatlo or pangapat, mga ganun. So, kapahalos ka parehas niya rin si Carlos Botong Francisco. Pero of course, mas kilala or mas popular si Fernando Amorsolo. So, si Fernando Amorsolo ay tinuruan
ni Fabian De La Rosa. O kamag-anak din po nila yan. At si Fernando Amorsolo ay kinilala rin bilang isa sa mga ating masasabi natin na national artist natin. Okay? So, saan ba kilala si Fernando Amorsolo? Kilala po si Fernando Amorsolo sa pagpipinta niya ng rural landscapes. When we talk about rural landscapes, ang kanyang focus kadalasan ay kung ano yung makikita natin sa mga probinsya. Okay? Next slide po. Ayan. So, kilala rin si Fernando Amorsolo sa pagpipinta. At ang style niya na makikita ninyo, almost all sa paintings niya, is yung paggamit ng lighting, and definitely karamihan sa mga gawa ni Fernando Amorsolo ay may kinalaman sa araw o yung lighting sa pamamagitan ng araw. Kaya yung usual painting si Fernando Amorsolo, if you try to search it dito sa internet, karamihan doon umaga yung setting. Okay? Next slide po. Ayan, educational background. So, nag-aral si Fernando Amorsolo sa Liceo de Manila at nag-aral din ng Fine Arts sa University of the Philippines. Siguro isa si Fernando Amorsolo sa mga first graduates ng UP at that time. And then, si Fernando Amorsolo rin ay pumunta sa ibang bansa at pinag-aralan yung Cubism. Pagka tinignan niya yung painting ng Impressionism and Cubism, makikita niyo yun sa mga iba't ibang gawa ni Fernando Amorsolo. So let's move on to the next part. So after nung kanyang stay sa ibang bansa, when Fernando Amorsolo went back dito sa Maynila, bumuo siya ng kanyang sariling painting studio. Okay? So, sige po, next slide po. Ayan. So, tignan po natin yung mga gawa ni Fernando Amorsolo. So, ito, self-portrait po ni Fernando Amorsolo. Nandyan sa slide na yan. Ayan. Kung makikita nyo rito, mango pickers. So, yung mango pickers, ayan po ay painting, depicting the Filipino women gathering fruits. Kaya makikita nyo, di ba, sa background, makikita nyo yung style kagad ni Fernando Amorsolo. Mayroong paggamit ng araw sa background. As if it was real. Di ba? Ang galing magtansya ng ni Fernando Amorsolo ng sunlight sa kanyang painting. So, next slide po. Ayan. Fruit gatherer. So, this is also a painting by Fernando Amorsolo using sunlight sa kanyang background at depicting rural life. And then, isa sa mga paboritong subject ni Fernando Amorsolo ay yung pagpipaint or pag-sketch ng kababaihan. So, mahilig sa babae si Fernando Amorsolo, but in a artistic way. Lagi niyang pinipinta na subjects niya ay mga kababaihan. So, next slide po. Ayan, so making of the Philippine flag, yan, babae ulit, di ba? So makikita nyo. So next po. Ayan, On the Way Home, 1945. So makikita nyo yung paggamit niya ng sunlight as his background, and then rural landscape, and then depicting the life of the Filipinos sa countryside, sa rural side po natin. Kaya kadalasan, ang kanyang mga paintings, may mga farmers, may mga farm animals at mga agricultural products ang pinapakita ni Fernando Amorsolo. Sige po, next slide po. Ayan, so makikita nyo rito, afternoon meal of the rice workers. So, di ba? So, definitely, these are presentations of the rural life ng mga Filipinos na meron sa rural side po natin. At syempre, nandyan pa rin yung paggamit po ng sunlight sa background. Kaya,
pagka tinignan niyo yung painting ni Fernando Amorsolo, kadalasan ganyan po yung ano, ganyan yung styles and yung approach na ginagamit niya sa pagpipinta. So, diyan po kilala si ano, si Fernando Amorsolo. Next slide po, please. Ayan. Amorsolo is considered to appear after the Romanism of Juan Luna and Hidalgo, who both made marks in the international scene. So, sabi ko sa inyo, si Fernando Amorsolo ay parang humahabol kay Juan Luna sa kay Felix Hidalgo. So, si Felix Hidalgo po, ayun po yung kasama rin ni Juan Luna sa, ano, sa pagpipinta. So, parehas po sila na mahusay din. Sa mga iba pong mga competition na napapanalunan ng mga Pilipino noon, si Juan Luna nagka-first place at pumapangalawa sa kanya si Hidalgo. Minsan naman si Hidalgo ang nananalo, pumapangalawa si Juan Luna. So they are both dominating yung painting scene noon sa Europa. Kaya, ayun, to give us an idea, talagang mahusay na pintor si Juan Luna, and of course, kasama na rin si Felix Hidalgo. Pero syempre hindi masyado nabibigyan ng pansin si Felix Hidalgo because he lives in the shadow of Juan Luna for reasons that I cannot really explain bakit mas nabibigyan din, wala masyadong limelight kay Felix Hidalgo. Okay, so Amorsolo gives impression of understanding by creating familiarity in order to conceal the meaning. Ayan. Kaya makikita nyo, yung painting, hindi masyadong malinaw kung anong ibig sabihin. It's just that pagka nakita mo yung ibang paintings niya, pesta. Pesta lang talaga. Di ba? Meron din mga paintings naman si Fernando Amorsolo depicting yung panahon ng digmaan. Kasi naabutan ni Fernando Amorsolo yung digmaan, eh, World War II. Meron siya mga iba't ibang paintings na depicting kung anong mga nangyari nung World War. So, ayan, kung makikita ninyo, napakahalaga uli na tignan natin yung paintings as part of the primary source for the reason na it will give us an idea kung anong meron sa mundo ng mga tao na ginawa nila yun or ng mga artist na yan at how they view the world. Ano yung kanilang pananaw at ano yung kanilang depiction sa mga nangyayari through the work of art, through painting or sa iba pang forms of arts during that time. At makikita nyo rin doon kung ano ba yung mga prevalent na approaches or yung mga styles of painting. So, sige, meron pa bang slide? Okay, so sige. I think that is the end of my presentation. Sige po. Should we proceed with the open forum sa atin pong host? Okay. Thank you, Sir Joseph, for giving us the presentation. Sir, okay. May we know your personal opinion or the qualities you like and dislike about sa Scholarium by Juan Luna? Siguro sa ako personally, wala akong masasabi na hindi ko gusto sa Spoliarium dahil as a person, hindi ko naman kayang talunin or gawin yung nagagawa ni Juan Luna. So I don't really have the right to really say na may pangit sa gawa ni Juan Luna, but kung pag-uusapan natin positive things, marami talaga. Kasi kung makikita nyo talaga yung painting ni Juan Luna personally, mapapanganga lang talaga kayo. Nung unang beses ko nakita yan sa National Museum, talagang doon makapaniwala na nagawa ni Juan Luna yon. At hindi kayo, parang kumbaga, may ano siya eh, parang ang lakas nung dating nung painting dahil unang-una sobrang laki. Na first time kong makita ng ganong kalaking painting. At makikita nyo yung style ng painting ni Juan Luna na masasabi nyo talaga ng gagaling na mga Filipino painters natin dahil kung ano yung mga nakikita nyo painting, for example, yung gawa nila Da Vinci, nila sino-sino pang mga kilalang painter sa Europa, masasabi nyo talaga na, wow, hindi nagpapahuli ang mga Pinoy at that time. At meron tayong mga kagaya ni Juan Luna na will make us feel proud na there were Filipinos who can paint
as good as those people na kilala sa Europa. Ayun. I think yun na po yung last question. Now let's proceed po for our leader, Miko Serrano, to present the token of appreciation for our guest. Hello. Sir, thank you very much, Mr. Joseph Dongel, as a token of our appreciation for your time and your valuable contribution for today's event, sir. I call on to kindly present a memento to the guest speaker. And thank you so much, Sir Joseph, for giving us a wonderful presentation. And I hope everyone may natutunan kayo and ma-apply nyo yun sa subject natin. To end this program, we are pleased to have Ms. Aliyah Panti to deliver the proceedings. I would like to express my deepest gratitude to all the participants, listeners, speakers, staff committee, and to our dear professor, Ms. Angelita Damiti.